Sup, Katro Farmer. So, ngayong araw ay magpapainom tayo ng pinakuluang oregano, bamboo shoot, at ng sili. Ipapainom natin sa ating mga alagang mga manok para pang iwas sipon at halak. Kasi yung panahon po natin ngayon ay pabago-bago. Minsan na mainit. Tapos ulan sa hapon, tapos iinit na naman. So, ganun po para ma-prevent natin yung kanilang sakit. Kaya, iyan po ang ating oregano. Magputo tayo. Lagay natin sa ating lalagyan. Tapos ugasan natin pagkatapos. Sunod natin kumuha ng dahon ng bamboo shoot. Make sure na yung bamboo shoot, yung talbos ng bamboo ay yung fresh at hindi yung bata pa, para daming vitamins. Yan po, bali pangtanggal ng mga ng peste sa kanilang katawan. So, lang po tayo. Make sure na yung maganda ang kuhanin natin. Yan, maganda. So, kuha tayo ng iba kung meron pa. So, tingnan nyo naman po yung kulay. Dapat ganyan na fresh. Talaga, greenish in color. Sunod natin ang sili. Kunin natin yung mga hinog na sili. At isahog natin sa ating bamboo shoot at oregano. Mamaya. Kulang tayo. Dapat fresh. Yan. Ganyan. Lagay natin sa ating lalagyanan. Tapos ay hugasan natin. Hugasan natin sa malinis para matanggal yung mga dumi sa ating mga leaves. Yan. Ang oregano po ay isang mabisang herbs para pangtanggal ng mga sipon. Tulad din ng ginagamit ng tao, pwede rin sa hayop. At yan naman po ang bamboo shoot para matanggal ang peste kung meron man sa kanila. At yung sili ay pang vitamins at mayaman sa vitamin C at magandang ipa inom sa ating mga manok. Lagyan lang natin ng tubig yung ating casserole. At ilagay na natin yung mga leaves na ating kinuha. Fresh leaves. Yung sili, lagay na rin natin. And ready to cook. Yan. Mag high flame lang tayo. Iyon natin yung gasol natin into high flame. Lagay natin yung ating casserole with herbs with chili. Takpan lang natin and wait for the first boil. At hintayin lang natin lumamig. So yan po, Katro Farmer, check lang po natin. So ayun, kumulo na yung first
kolonya. So, okay na. Pwede na natin i-off ang ating gaso. And wait lang po natin para siya ay mag-cool down, lumamig. Saka natin ipainom sa ating mga alaga. Ayan po katro farmer, pagkatapos lumamig ay pwede natin punta sa ating manukan para ipainom sa kanila sa ating mga heritage breed. Yan ang ating mga irisan native white chickens, local natives, and our ducks, 2-month-old ducks. At yan ang ating mga heritage breed chickens. Pwede na po nating ilagay yung ating lumamig na pinakulong herbs ng oregano, bamboo shoot, at yung chili. Siling na buhay po natin, native. Tabilang natin yung sili at yan ang ating papakay sa kanila mamaya. Yan po ang ating heritage breed. Going into 3 months old na po sila. Ang ating sili, papakain na po natin sa kanila. So yan po, pakain lang po natin yung ating sili, napakuluan po siya. Yan, make sure na ilagay lang po natin sa kanyang throat and then i-press lang natin, massage natin. Pwede nyo pong ibigay sa kanila, direct kakainin po nila yan. Pero since limited yung sili at we want na lahat sila yung makakain, mabigyan, ay kailangan natin ibigay sa kanila ng isa-isa. Ibigyan natin. Yan ang ating PBR o yung Plymouth Barred Red, Plymouth Barred Rock, yung ganyang kulay. Ang kulit nila, kaya make sure na ilagay natin doon sa kanilang buwang, sa kanilang throat, and then i-massage natin.
Yan po. Yan ay F1 Rhode Island Red. Ganun lang katro farmer. Bigyan lang natin ng ating mga alaga ng pinakuluang oregano, bamboo leaves at ng sili ang ating mga alaga para iwas sakit sa kanila at iwas perwisyo sa atin. Mas maganda ng prevent natin yung sakit kesa naman na madapuan sila at mahirapan tayong puksain ang kanilang anumang nararamdaman. Yan lamang, katropa. Maraming salamat sa iyong panonood.